Welcome back to my Kinagawa mo. Hello guys, welcome to my channel. Welcome back to my channel. It's me, your Christabels, and we'll be doing a makeup camera today. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, medyo naka-lipstick na ako and nakapangkilay na ako. And may foundation na ako. Pero kung mapapansin niyo may kulang guys, 'di ba? Tingnan niyo mabuti pa mukha ko, may kulang. Ayan. Ayan, tingnan niyo. Ano ko lang? May kulang. Oo, may kulang sa mukha ko dahil wala tayong eyeshadow and highlighter and wala tayong blush on. Yun ang kulang. So, every day, so pag nag-work ako every day, I make sure na gumagamit ako ng blush on plus highlighter. Although, minsan hindi ako araw-araw gumagamit ng eyeshadow, pero I make sure na I use blush on and highlighter. Bakit? Kasi kahit wala kang eyeshadow, pero meron kang blush on and pang highlight, eh, effect na ang blooming sa iyong face kapag ikaw ay nag-work, nag-gora, diba? So, nagpunta ako ng mall, naghanap, let's admit it guys, ang mahal ng mga highlighter ngayon, ranging from 400 pesos up. Ang mahal talaga ng highlighter. Hindi ko alam bakit mahal ang mga highlighters ngayon. Well, so punta ako ng mall. Naghanap ako ng... Sa Watson's, naghanap ako ng product na usually may kasama ng pang contour, may kasama ng pang blush, and may kasama na siyang highlighter. And, syempre, I'm so happy na i-share sa inyo na yung product na nabili ko is one of my favorite na ginagamit sa work ngayon. Yes guys, ito siya ginagamit kong favorito sa work ngayon. Kasi meron na siyang pang blush, meron na siyang highlighter, and meron na siyang pang eyeshadow. Yes, you heard it right guys. 3-in-1. Blush, highlight, and eyeshadow. 3-in-1 yan, guys. Pwede pa nga siyang pang-contour kung magiging creative ka lang. So, hindi lang siya 3-in-1, diba? And, syempre, a thrift mom like me, ang tipid mommy like me, ay nakabili ng ganong kagandang product in amounting to 275 pesos lang. Yes, guys. 275 pesos lang yon. Hindi ko kayo linoloko kasi nandun pa yung price nung binili ko. To see is to believe. Diba? So, ito na. Ang produkto ang papakita ko sa inyo. So, kung makikita nyo guys, ayan, Watson's, 275 pesos lang siya. At ang product na sinasabi ko ay ang Caroline Play to Slay. Ayan. Ayan ang kanyang packaging, guys. Very simple packaging lang siya. 275 pesos lang to, guys, ha. So, nakalagay sa Caroline Full Face Palette, ang Caroline Play to Slay, your ride or die palette that complements multiple skin tones. So, pwedeng mapute, pwedeng morena, and create playful looks from this pigmented. So, ibig sabihin makulay to, pigmented. Easy to blend eyeshadow. So, hindi siya masyadong mahirap gamitin yung eyeshadow and face palette. So, I'm so excited to do this. Let's do this. Ayan siya, guys. So, kung makikita nyo, meron siyang 4, 8, 12. Meron siyang 12 na pang eyeshadow. Ito yon. Meron siyang pang 12 na pang eyeshadow. Ito yon. And meron siyang dalawang pang blush. And ito yung kanyang highlighter. So, I'm excited to do this na. So, let's do this. Ang unang gagamitin ko, syempre, try natin to. Eyeshadow tayo. Try natin to orange. Pagpasensya nyo na guys ha, hindi talaga ako. Powdery siya. Ayan. Tingnan nyo ha. Ayan, ganyan siya ka-powdery. Kapag tinaktak nyo, tingnan natin sa without the light. Ayan, ganyan siya ka-powdery guys. Ayan, tingnan mo ha. Pag, ayan.
Ayan, nakikita niyo ba? Ayan, ganyan siya ka-powdery. As in, nakikita niyo yung... Nakikita niyo? Ganyan siya ka-powdery, guys. So, medyo kailangan gumamit ka ng marami-rami kasi hindi siya... Dahil powder siya, hindi siya basta-basta magkukulay. So, kailangan damihan ng gamit. Ang hirap kapag monolid, no? Kasi, ang hirap guys kapag monolid, no? Kasi, hindi mo alam paano ilalagay yung, ng maayos yung eyeshadow. Kasi, yung eyelid mo is napaka-iksi. Parang bias lang yan. Napaka-iksi. Pagpasensya nyo na guys, sa ako talaga, hindi talaga ako marunong mag-eyeshadow. So, kung may mali man ako nagagawa, patawarin nyo na po. Okay, ako tao lamang. Okay, maglala. Pag ako'y natuto, huyo kayong lahat sa akin. Anyways, ayan siya. Okay, swatch muna natin itong ginamit ko na to. Swatch natin siya para makita nyo. Ayan, para makita nyo, swatch natin siya. Ayan, kitang-kita nyo naman. True lalo na sinabi niya is napaka-pigmented nga. Napaka-pigmented nga naman. Napaka. Next is ito, try natin itong ito. Parang brown. Ka-brown siya. Sa dulo. True lalo guys, napaka-pigmented nga ng mga colors. Kasi talagang ayan, medyo nabigyan ng heavy look. Ala, kumalat. Eh, na naman tayo eh. Hanggang magkamali na naman tayo ng lagay ngayon guys eh. So, dahil hindi ako masyado marunong mag-eyeshadow, syempre doon lang naman tayo sa mga madali ilagay. Diba? Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Guys, naku, wag na. And then, ito. So, ito, isa swatch ko to para makita nyo lang gano'n siya kapag ka-pigmented. Ayan. In fairness, pigmented ang pinag-uusapan, te. Try natin yung dagyan ng ano, itong dark na to. Gusto kasi medyo dark dito, eh. Sa totoo lang, wala akong ano, eh. Wala akong brush na pang-blend ng eyeshadow. And then, ayan guys, ganyan na lang yan. Alam niyo naman na hindi ako marunong mag-eyeshadow. So, baka madali pa ang aking mata. At hindi ko ma-perform na maayos sa inyo ang aking eyeshadow. So, hanggang ganyan na lang guys. Ganyan na lang siya talaga. Lalagyan ko na lang siguro siya ng touch of glitters sa gitna. And, at napili kong kulay. So, ipiswatch ko sa inyo muna itong brown na nilagay ko sa dulo ng aking mata. Grabe, kung pigmented lang ang pinag-uusapan. Super pigmented na mga eyeshadow niya. So, actually, itong kanyang pang-eyeshadow is powdery. Pero pagdating sa kanyang mga glitter eyeshadow, itong apat, napansin ko, creamy siya. Hindi siya powder. Medyo creamy siya. So, lagyan ko lang kayo na, ayan, isa-swatch ko lang siya sa isa para makita nyo. Ayan, grabe. Grabe, guys. Ayan siya. Sobrang pigmented. Wala akong masabi. Sobra. Ito yung dalawang yan, guys. Sobra. Ayan. So, ito yung mga glitter eyeshadow niya. Itong apat na to. Ayan.
So, yung glitter eyeshadow niya, guys. Yan, oh. Apat. So, creamy siya. As in, creamy siya. So, mas maganda kung ilalagay mo siya by hands. Kasi kapag nag-brush ka, medyo hindi kakapit yung makeup sa brush. Unless siguro nagyan mo ng sprayan mo ng konti tubig. And para naman doon sa kanyang ibang eyeshadow na hindi glitter, super ma-fall out, guys. I'm telling you, ma-fall out talaga siya. So, careful lang. So, para ang ilalagay ko siguro dito sa glitter ay ito. Yung matingkad, ito. Dito tayo. So, I will be using my hands para... Ayan. Wow! Grabe, guys. Ang ganda. Gusto ko to. Although, guys ha, take note ha, although creamy siya, akala niya pag creamy, hindi na siya ma-fall out. Ma-fall out din siya. As in, tignan mo yung sa mata ko na nahulog. Ayan. Ma-fall out din siya, guys. So, retouch lang ako ng konti ha. Wait lang. Ayan, guys. Nag-retouch lang ako ng konti kasi sa sobrang fallout, nagkaroon na ako. Ang dami nahulog sa face. Kaya, kailangan ingat-ingat and make sure na wala muna siguro kayong maraming nilagay dito sa part ng ilalim para at least pag nag-fallout, makakapag-retouch pa kayo. Makapaglagay pa kayo ng gusto nyo ilagay. Diba? Anyways. So, ayan. Next tayo, ganyan na lang yung mata ko. So, ito naman. Yung dalawang blush on, sige, isa-swatch ko muna siya sa inyo para makita nyo gano siya. Diba? Kaganda. Ayan. Merong light, merong dark. Feeling ko mas bet ko yung dark. So, try natin. Wow! Wow, guys! I'm telling you. Super duper pigmented. Wala akong masabi. Aha. That's why hindi ako nagkamali. Paborito ko talaga itong Play to Slay ng Careline. Grabe, putok na putok, guys. Teka lang. I-blend lang natin na sobrang putok yata ng... My gosh! Grabe, guys. Sobrang putok na putok to. Friend, wala akong masabi sa blush on. Putok na putok talaga. Grabe. Ang ganda. Ang ganda lang, guys. Haluan kaya natin siya ng ano. Try natin siyang haluan ng isa pa. Yung pamblush ng medyo light. Ayan. So, ayan na nga, guys. Wala akong masabi kasi sobrang putok na putok te. Ang blush on ni Care to Slay. Lalo na itong red. Promise, guys, be aware of this, ha. Grabing putok na putok yung pagka-red nito. Mas maganda siguro kung ito ilalagay nyo or haluan nyo. So, let's go to the favorite ng masa, ang pang-highlight. At dahil putok na putok ang aking blush on. Ayan, guys. Lalagyan na natin ng favorite ko, ang pang-highlight. So, isa-swatch muna natin siya. Tignan natin kung kagano ba kaganda itong... My goodness. See? Kung pigmented lang ang pinag-uusapan, te. San ka pa? Alam nyo, guys, sulit na sulit ang Careline Play to Slay na palette na to. Eyeshadow, okay. Ganda. Guys. Grabe, wala akong masabi. Ang ganda ng pang-highlight niya. Ang ganda. Ang ganda ng pang-highlight niya, guys! Nakaka-excite, nakaka-inlove talaga itong Careline Play to Slay na to! Ay, nako! So, para makompletong akin look, syempre mag-eyeliner lang ako, syempre magmamaskara lang ako na mabilis lang, as in, pak, 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 pak!
So, ayan na nga guys, nakompleto ko na ang aking nakapag-mascara na ako, nakapag-liquid eyeliner na ako. So, hindi na ako nag-false eyelashes kasi medyo matrabaho. And, oh my gosh, wala akong masabi. Always. Ayan, alagang care line lang yan guys. Grabe, ang lakas maka-fresh. So, ang verdict ko sa Careline Play to Sling na to, unang-una, syempre guys, super sulit. 3-in-1 product for only 275 pesos. Wow! Wala akong masabi. And yung kanyang mga eyeshadow matte, eyeshadow na glitters, pang-highlight, and blush on, my God, napaka-pigmented. Super pigmented. As in, pigmented. Ganda talaga. Kung kulay lang pag-uusapan, super bright. Once you put it on your face, talagang kumakapit yung color. So, ang maganda dito is, favorite ko dito is yung pang-highlight talaga. Ang lakas, maka-fresh. Ayan o, oh, ang lakas maka-fresh ng pang-highlight niya, guys. And, ang hindi ko lang medyo na gustuhan dun sa blush on niya is medyo yung pangalawa, ito, is medyo putok na putok siya. So, pag nilagay mo, talagang napaka-tingkad na parang, ang pangit ng tignan. So, mas maganda kung gagamitin mo to para gusto mo na mas darker shade, i-blend mo to ng konti. Para makuha mo, achieve mo ng konti yung hindi sobrang kapal na blush o na para kang sinuntok ng 10 lalaki, te. Ganun lang yon. And, for the eyeshadow naman, so meron tayong powdery na eyeshadow. So, yung eyeshadow nila na hindi glitter is powdery. So, marami siyang fallout. Ingat lang guys kasi talaga mahuhulog sa mukha mo. So, make sure na wala ka muna medyo makeup siguro. Retouch ka na lang once na tapos ka na mag-eyeshadow. Kasi talaga super powdery. Even yung kanilang glitter is, even yung kanilang glitter is creamy, pero powder, I mean creamy siya, pero may fallout din. Kahit na creamy siya, may fallout din siya, guys. So, ingat-ingat lang pag ginagamit. Make sure na may naka-ready kang makeup remover and pang-retouch para if ever, makapag-retouch ka agad. Kasi ma-fallout talaga siya. Pero overall, guys, wala akong masabi. Napakaganda na dito. And isa na ito sa mga paborito ko, actually. And I use it every day. Ganda. As in, sulit ng pera nyo. Sulit yung... ang lakas yung maka-fresh. And talagang sinasabi ko na sa inyo guys, ang ganda nito. Sulit yung pagbili niyo sa 275, 3-in-1 na siya. Ang ganda. Sulit na, maganda yung product, mura, and gaganda ka talaga. Promise, nagustuhan ko siya. And pag nagustuhan ko yung product, 'di ba, talagang pinipilit ko naman sa inyo na maganda talaga siya. And I'm telling you the truth. Hindi ako naglalay sa mga products na nire-review ko. So, syempre, pero hindi lang natin masasabi kung talagang ito na yung pinakamaganda. So, sa dami ba ng mga produkto ngayon, baka meron pa mas maganda. Pero para sa akin sa ngayon, ito muna ang favorite ko. Ang Careline Play to Slay Palette. So, thank you for watching my vlog. Thank you for watching this video. Hope you like this video. At kung nagustuhan nyo itong Careline, bili na kayo. Siyempre, bibili kayo, guys. Hindi lang, joke lang. So, kung nagustuhan yung review ko ng Careline Play to Slay, so, please click the like button, click the bell button, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching!